Welcome to my YouTube channel sa ating mga tropang workers. Meron tayong bagong topic na pag-uusapan tungkol sa scaffolding hazard and precaution. Scaffolding is defined as temporary structures which provide access from which person work or which is used to support material, plant, or equipment. So this is defined, guys, you know, as a temporary structures sa isang workers na gumagawa sa isang building, kailangan nila ito. So ito yung mga hazard na ma-encounter natin sa pag-install ng mga scaffolding sa isang sa mga building. Number one, fall from elevation. Pagkang elevation mo ay hindi balance, pwede siyang bumagsak. Number two, stuck by electrocution. O halimbawa, naglagay ka ng scaffolding dahil lahat yan ay for metal. For example, may dumikit na kuryente doon at may tao doon na naka-apak at for example, hindi naka-safety shoes. So, mayroon siyang direct contact doon sa electrocution, pwede siyang makuryente. Scaffold collapse. Halimbawa, nag-collapse, ano? At hindi maganda yung paggawa ng scaffold. Wala sa safety. Pwede bumagsak. Bad planking. Number 5, falling of materials. May nalaglag, materialis. So, nagtayo ka ng scaffold at may nalaglag, may tinamaan sa baba ng mga metal o may mga tao sa baba. Isa yun sa mga hazard. Falling of tools. Mga ginagamit na tools at biglang bumagsak. Lost soil or yung pinagtayuan ng scaffold ay malambot yung lupa at biglang nag-out balance. Isa yun sa mga hazard na titingnan natin. Excavation near scaffold. Isa yun, guys. Ano? So, ito yung mga precaution. Protection from fall, guard rails. Yung mga toe boards, mid rails, and top rail. Precaution personal for falls, arrest system, anchorage, lifeline, body harness. So, dapat safety tayo. By the time, full body harness. So, scaffolding hazard and precaution, guys. Ano, bigay din ng mga example ng mga building na ginagawa. Kagaya nito, titingnan natin kung yung soil na pinagtayuan ay matibay. I-lock natin. Dapat may lock yan. At titingnan muna sa safety kung pumasa sa standard na safety yung ating itinayong scaffold. Kasi pag yan ay na bumagsak, nagkaroon ng aksidente. Kukuha mo na kayong permit kung yun ba ay pasado sa tinatawag natin safety standard. Kagaya sa mga building, ano? Dahil ito ay isang temporary structures to access sa gagawin mo dyan. Halimbawa, may gagawin ka sa bubong. Dapat matibay yung pagkatayo nito. At yung tao na gagawa dito, safe din. Kasi mamaya, biglang mahulog siya. Or nagtrabaho siya, wala sa mga safety harness. So, kagaya nito, building, ay pag nag-collapse yan, matindi aksidente ang mangyayari. So, ito guys, ano, mayroon tayong mga recommended safety harness. Ang recommended dito ay yung full body arrest or safety harness full body. Kagaya nito, dapat matibay yung ating gagamitin na mga harness. Dapat naka-clamp yung hook niya, case, yung baywang, yung paa. Dapat na-captured niya. In case man magkaroon ng accident, mahulog ka, hindi ka safety yung inyong lahat ng part ng katawan. Naka-clamp sa paa, sa baywang, sa chest, sa leeg. So, ayan, ano? Yung clamp niya, check natin. Kasi mamaya naka-harness ka. Pagsabit mo naman ay hindi naman matibay yung ginamit mong harness. Pwede ka rin may aksidente. So, ayan, ano?
Nakikita nyo guys sa picture, ito na tawag niya full body arrest. So, kahit mahulog ka, safe ka pa rin. Hindi ka basta-basta. Hindi yung nakaklam na sa bayo, hindi na yan yung single, ano, kumbaga hindi siya recommended as safety. So ito yung nire-recommend, yung full body harness. So meron tayong mga technique sa pag-check ng mga full body arrest harness. Kung ito ba safe, hold the harness by back, then sneak harness to allow all strap to pull in place. If chest, leg, and waist strap are back, release strap and unbuckle at this time. So, check natin ano. Dapat sa pagkabit sa ating katawan, secure natin mabuti. Slip strap, shoulder, D-ring is located in the middle of the back between shoulder blade. Ayan. Hold leg strap between leg and connect to opposite end. Repeat with second leg strap. Ayan. Yung mga instruction kung paano natin i-connect sa ating katawan. Connect chest strap and position in the mid-chest area. After all strap have been back, tighten all buckles so that harness fit. Ayan. I-hitpitan natin. At i-check natin. I-testing natin kung sigurado na ba. Ayan guys, ano? Kaunting tips kung paano tayo maging safety sa pagtatayo ng scaffolding at yung tao nagagawa doon sa sinasabing building structures na yun. So, yun yung mga counting tips, guys, sa hazard and precaution. So, thank you for watching this video. Please continue to subscribe my YouTube channel for more safety tips upload.